up mga ka-rider? Magandang araw sa inyo. Welcome to my channel, Hyperion Rider Vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-rider ay tungkol sa chest mount, cellphone chest mount. Samahan niyo ako. Tara, pag-usapan natin. Ayan mga ka-rider, so ito yung ating bagong acquired na cellphone chest mount. So samahan niyo ako, i-unpack siya, pag-usapan natin. Kasi mga ka-rider, sa tingin natin ay isa itong napaka mahalagang bagay sa mga katulad natin na nagbablog na ka-rider. So, ito yung actual na chest mount. Okay? So, ito yung isinusuot natin sa ating katawan. Ito. So, meron siya ng lock. Yung hulo-hawak ko sa kaliwa, yun yung pinaka-base niya. Base mount. Okay? So, ngayon, sa kabilang pack, ito yung kanyang accessories. Okay? So, yung connector sa base mount. Pagkatapos, ang mismong cellphone holder that will be eventually connected to the chest mount. At syempre, yung accessory din to connect with the chest mount base. Ka-rider. So, as we said, mga ka-rider, what we acquired is a cellphone chest mount. Kaya, ang accessories that comes with it is designed lang for the cellphone. Mga ka-rider. Kaya, makikita nyo, ang kasama lang nito is the cellphone holder. Pero sa totoo lang mga ka-rider, very flexible ang ano na to, accessory na to, yung chest mount na ito, kasi pwede natin siya magamit sa ibang bagay. Well, as of now, ito na muna pag-usapan natin, then kung paano yung sinasabi natin flexibility niya, mamaya pag-uusapan natin sa pagpapatuloy ng ating vlog. Okay, so dito muna tayo. Okay, try natin siya. For the first time, i-mount natin siya, mga ka-rider. So, bear with me, mga ka-rider, ha? Kasi first time natin na i-mount ito. It looks easy naman. Kaya lang, siyempre, first time is first time. So, pinag-aaralan natin para hindi tayo magkamali. Not to, lalo na siyong sa lock, not to twist hard. Kasi, siyempre, there's a tendency na pag medyo napalakas o napasobra ang ating twist and turn, eh, posibleng masira. Kaya, bear with me, mga ka-rider. Dahan-dahanin lang natin ito. Makakaras din tayo. So, ito yung kanyang lock. Okay. There. Lock doon sa pinaka connector ng ating mismong cellphone holder. So, siayos lang natin siya ng connect. Mga ka-rider, ito nga pala. Ang design position nito, ng cellphone chest mount na ito, is horizontal, mga ka-rider. So, hindi ito designed for a vertical position. Horizontal po ang magiging position ng ating cellphone ito habang nasa ating dibdib. Okay. So, kung meron man kayong mga spare na mga accessories, perhaps kung meron kayong mga spare accessories sa previous purchase nyo ng action cam, so we can use it here. Pwede nyo magawa ng paraan ng mga ka-rider kung gusto nyo talaga ng vertical position, magagawa naman with the right accessories. So sa ngayon, we'll go on with the original design nitong nabili natin na chest mount, which is the horizontal position ng ating cellphone, mga ka-rider.
kumbaga is horizontal position, ang iyong kuha ng ating cellphone is landscape. Nasa landscape mode siya, mga ka-rider. Okay, so more or less ito na ang kanya magiging itsura, mga ka-rider, while strapped on our chest. So later on, I will show you how it really fits in sa ating katawan while we actually wear it, mga ka-rider. Okay, so more or less ito na, na-install na natin, mga ka-rider. So isa-show ko na sa inyo, mga ka-rider, kung paano ang fit niya sa ating katawan. Okay, so ito, yan siya, mga ka-rider. Okay, you don't have to worry about the focus ng ating mga camera kasi purely adjustable yung kanyang mounting. Hindi na, pwede mo siyang i-adjust yung focus according to your preference. Nakatungo, nakatingala, nakalevel lang, name it and you have it. Okay, so ito. So, lagyan natin sa lapon natin. More or less, mga ka-rider, we are going through it. Nakikita niya na kung paano magiging appearance niya when you actually wear it. Okay, so mga radar, as we said, adjustable ang kanyang focus, kanyang lock, so madali niya may adjust according to your preference. Okay, so more or less yan. Okay, so kita niya naman, mga radar, fit na fit ang kanyang ano, so it's like not wearing anything at all kasi yung kanyang strap is flexible, elastic, kaya nagpipit siya sa ating katawan, mga ka-rider. So hassle-free, nakita nyo, your hands are free, okay, and body fit with elastic strap. Okay, so yan, mga ka-rider, yan more or less ang magiging appearance niya and how it fits sa ating katawan, mga ka-rider. Ito ha, cellphone holder, cellphone chest mount nga. Pero we can use our action cam with this also. We can mount our cellphone cam to this. All we have to do is remove the cellphone holder and replace it with the action cam. Okay, so ipapakita ko sa inyo. Hindi, mga rider, pag tumatakbo tayo, naka-helmet tayo, we are riding on our motorcycle, okay lang. Kasi yung ating action cam is mounted sa ating helmet. But kung nasa location na tayo ng ating ride and we are continuing to gather footages and videos, hindi naman siguro advisable na suot-suot pa rin natin yung ating helmet para malaya yung ating kamay na makagawa ng mga gagawin. Hindi natin kailangan mabisi sa paghawak ng ating camera, di ba? So, ito yung solusyon, mga ka-rider. Sa pag nasa location na, or when you are not riding the bike, you can use this. Di ba? Ayan. Okay? No problem. As we said, no problem with the focus cone. You easily adjust it. Hindi lang nasa ulo ang camera. Pwede rin dito. Habang, okay. So, habang lalakad ka, habang nag-uusap kayo ng mga ka-riders mo, mga kasama mo, your hands will not be confined to the camera. Okay? So, yan. Ka-rider. Okay. So, easy. Pagkatapos, isa pang maganda nito, mga ka-rider, sa chest mount na ito, is you can wear it inside your jacket. Diba? As we said, it's like wearing nothing at all. Kasi fit na fit siya. Okay? So, nasa loob siya ng jacket. Pwede mo yung pwede i-wear inside the jacket. Pagkatapos, kung gusto natin ng mag-video coverage, kumuha ng videos, install lang natin. Open the zipper of our jacket. Install it very easy. Very easy ang installment. Diba? Nakita niyo, mga ka-rider. It's just you open the lock and apply niyo uli yung lock. Okay na. So, still, your hands are free. Diba? Okay. So, you can go on with the vlogging hassle-free, mga ka-rider. Okay. So, let's go back to the thing that we said na flexibility nitong
nitong accessory na ito na cellphone chest mount. Kasi hindi lang siya doon magagamit sa mismong dibdib natin or sa katawan natin. You can also use that the cellphone holder from the chest mount to our tripod, di ba? Ayan. Kasi universal. It seems to me na universal yung kanyang thread. Kaya pwede mong palipat-lipat. Okay? So, again. Mga pala mga ka-rider, yung tripod, it does not come with the chest mount, of course. We bought it separately. I think we acquired it together with the action cam that we bought. So, what we are saying is, sabi natin, parang universal naman ang mga thread niya. So, nagagamit, magagamit natin siya, magagamit mo siya ka-rider sa ibang mo pang mga gamit katulad nga nitong tripod, okay? So, mga ka-rider, to achieve the perfect fit, kung gusto niyong gamitin siya for this kind of situation sa tripod, we suggest na tanggalin niyo yung protective casing ng inyong cellphone para mag-fit siya na maigi. Okay? So, like this. Kasi kanina hindi natin siya maigit na dahil pumipigil yung protective casing ng cellphone. So, tanggalin niyo yung protective casing para mag-fit siya, para ma-isentro niyo talaga siya. Okay? So, para ma-achieve niyo rin yung talagang balance para hindi naman matumba ang inyong tripod. There, mga ka-rider. So, very flexible, very useful sa ating vlogging activity. Alam nyo naman mga ka-rider, tayo pag nagbablog tayo during the editing process, napakarami nating ginagawa. Kaya mas maganda kung lahat ng mga bagay handy para sa atin. Ibig sabihin, madali, hassle-free. Nandyan lang, madali natin magamit, ka-rider. So, I hope mga ka-rider na we shared something useful to you this time, ha? Hindi naman ito mahal. Very affordable ito. Actually, I bought it sa Lazada for I think more than 300 pesos only. So, pero sulit naman sa flexibility niya sa maitutulong niya sa ating vlogging activity. Diba? Kasi mas mahirap kung our hands are confined to the camera when we are taking the video footage. Mas maganda pa rin na at the same time na nag-video ka, malayang-malaya po ang ating mga kamay. I mean, we are not focused on holding the camera, but we are focused on what we are really doing, which is the vlogging activity. Diba? So, ayan mga ka-rider. So, okay. Thank you very much for watching, mga ka-rider. And once again, thank you for supporting our channel, Happy Run Rider Vlog. Sana patuloy niyo akong samahan sa mga upcoming videos ko pa, which is very certain na mag-upload tayo ng more videos for our channel. And siyempre para sa inyo, mga ka-rider natin. Thank you very much, and with this, sayonara, mga ka-rider.